Titigil ka na ba? Susuko ka na. Dahil, ang akala mo, kikita ka kaagad sa pagpasok dito sa mundo ng paggawa ng vlog. Gusto nga ng minto. Pero, teka lang, naisip mo ba? Na walang nagbagi sa humihinto. Walang nananalo sa humihinto. Walang naaabot ang goal sa tumitigil. Kaya, magpatuloy ka. Pagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Dahil dito sa mundo ng paggawa ng content, hindi mo maiiwasan na meron ka talagang ma-experience. Gaya din ng ating buhay. Minsan, kaunti ng abuse. Minsan, magkakaroon tayo ng mga failures in life. Katulad din ng mga abuse natin. Bumabagsak, namumula ang dashboard. Ganun din ang ating buhay. Minsan, nakaka-experience po tayo ng mahirap. Yung mga bagay na hindi na natin maintindihan, na hindi natin maiwasan na makapag-isip ng negative kung ano na yung nangyayari sa ating buhay, kung ano na yung nangyayari sa mga video mo, bakit hindi tumataas ang views, bakit kakaunti lang ang nanonood, wala ka nagtitiwala sa akin, bakit ganun, bakit yung iba ang daming mga followers sa akin, 10, 20, 100 yun ang pinakamataas, bakit yung iba umaabot ng million ng views. Ang buhay, hindi kasi natin pwedeng ipagkumpara sa iba kung ano tayo. Dahil iba-iba tayo kung ano ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Alam mo ba na sila din, bago nila naabot yung matataas na views, yung matataas na followers, bago nila naabot yun, dumaan muna sila sa 10 views, 100 followers lang, dumaan muna sila ng ganyan. Dumaan din sila sa mga pinagdadaanan mo. Dumaan din sila nang masigit pa sa hirap na dinaranas mo ngayon kaysa sa kanila. Dumaan din sila na failure sila. Ngayon, kasi nauna lang kasi sila. Kaya, huwag natin ikumpara ang ating sarili sa iba. Bagkus, isipin natin kung ano yung pwede nating magawa. Isipin natin kung ano yung mga technique na pwede po nating magawa para lumago ang ating mga videos, para tumaas ang views, para madadagan ang followers mo. Paano yung mga technique na yun? Yung mga yun, natutunan mo along the way kung ikaw ay nagpapatuloy. Kasi yun, mga failures na yun ay nagtuturo po sa atin kung ano yung marapat natin gawin. Na dito ka, bumagsak. Gawan mo ng paraan. Mga failures na yun ay magtuturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kung ano ang dapat mo na ikagaganda ng iyong content. Yun ang magtuturo sa iyo. Yung mga patpak, yung mga mali na ating nagagawa, yun ang magtuturo sa atin kung paano na dapat maitama natin at maikorek natin yung hindi mabuti, hindi magandang tingnan na video. Ay, kaya pala, ito pala, pala ganito. Kaya pala, kakaunti lang ang views. Ay naman, magalaw masyado ang video ko. Kaya hindi pala pinapanood. Dahil wala namang natutunan yung mga tao sa mga video ko. Kaya hindi napapanood. Kaya yung mga failures, mapagkakamali, yun ang magtuturo po sa atin kung paano na maitama po natin. At much more na gaganda po ang ating video dahil doon sa mga experience natin along the way sa pag-vlog. Oo, ang dali lang naman mag-vlog eh. Umpisahan mo sa paggawa ng Facebook account. Pero kung paano ang gawin, kung paano ang pag-upload ng video ay hindi madali. Kung paano ang content, sa nga lang ang dali lang maging vlogger. Pero hindi yan ganun. Along the way, marami kang mararanasan. Makaka-encounter ka ng mga bashers. Maka-encounter ka ng against sa'yo. Marami kang ma-encounter. Pero huwag mong alintanain yun. Isang tabi mo yun sila. Kung isipin yun, kung may mga bashers na dumaan po sa ating wall, ay thank you. Thank you dahil nagpapataas sila ng ating engagement. Thank you dahil sa kanila, nagpuporsige tayo makakapagpatuloy. Naghahanap tayo ng paraan para hindi na tayo nila ma-bash sa susunod na video. I thank you dahil sa'yo, natuto ako. Kaya, bayaan ako natin yung mga bashers na yan. Dahil nakatulong din yan sa atin. Kung mag-comment sila ng hindi maganda sa atin, palitan natin ng mabuting pananalita. Replyan natin ng mabuting pananalita. Baka, yung basher na yon ay magiging follower mo na rin. Dahil, nakukonsensya siya. Hindi lang at hindi lang ganun. Naturuan mo rin siya kung paano promispeto sa kapwa niya. Dahil, siya man din ay nagkakamali din. So, di ba? Isa lang po yan siya.
isayang mga bashers na yan na magpapanghina sa mga vlogger. Lalo na yung mga dedicated talaga. Kaya dito, sa mundo ng vlog, walang madali. Walang shortcut. Lahat ay tinatrabahuan. Lahat ay pinagpapaguran. Oo, kailangan mo talagang magpagod. Meron, dumala mo yung nasa putikan, magka-gain ng views. Meron parang clown, naging mga clown na, parang magka-gain ng views. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na gawin din ko natin yun. Hindi naman ibig sabihin na sundin din ko natin yun. Ganon din ating gagawin. Yun ang nga nabanggit ko po doon sa reels na meron nga pong unique sa atin. Kaya sila, ganyan po yung technique na ginawa po nila. Ikaw, pwede mo rin naman gawin sa iba't ibang paraan pwede nating magawa. Yun nga lang, pagkagagawa po tayo ng content, anything po na meron makukuha po sa atin ang tao na magandang maidulog sa ating community. At huwag po tayong gumaya doon sa mga nagdi-display. Huwag tayong gumaya sa mga nawalan ng kahihiyan na maganda po yung kapal ng mukha. Pero yung kapalan ng mukha, para i-display mo na ang lahat-lahat at hindi ka na nagtira, ay mali yung pagkakapal ng mukha mo. Pangit na yun ang kapal ng mukha na ginawa mo. Hindi na yun mabuti. O dahil ba, sa mga narinig mo, titigil ka na. Mahirap pala. Hindi pala madali ang mag-vlog. Hindi pala madali ang pagiging vlogger. Hindi yun madali. Pero naging madali yun. Kung ikaw ay natutong matyagain, matiisin, at higit sa lahat, mahal mo ang iyong ginagawa. Kaya along the way, maka-experience man po tayo ng hindi maganda. Dahil mahal po natin ang trabaho nito, di na natin alintana kung ano man yung mga hindrances na experience natin. At kung mahal natin ang ating ginagawa, masaya tayo sa ating ginagawa, magiging maganda ang outcome ng video na ating ginagawa. Ikaw, paanong technique ang ginawa mo dito sa pag-vlog? Share mo naman, comment mo dito para maibahagi din po natin sa iba. At share mo na din po ang video ito para maabot din sa iba at maibahagi din po natin ito. Ang video ito ay ginawa ko po, pareho lang po tayo. Pero sa tagal po ng aking mga na-experience, kung tumigil ako, ay hindi sana ako ngayon marunong mag-cut man lang ng video. Dahil nung ako ay nagsimula, hindi ako marunong mag-cut ng video. Diretso lang yun. Hindi ako marunong mag-edit-edit pa. Wala yung caption. Hindi ako marunong mag-. Pero ngayon, kahit pa paano, may pagmalaki ko, pwede na akong mag-cut ng video, pwede rin akong na magluto. Ibig ko lang pong sabihin, kahit pa paano, hindi man po tayo kagaya po ng iba na sikat na dito sa mundo ng vlogging. Pero kahit pa paano, meron tayong natutunan sa tagal ng panahon ng ating nararanasan. 5 years na rin po ako dito mula nang nag-start ako na mag-vlog. At along the way, marami po akong natutunan. At ongoing po, marami po akong napag-aralan, natutunan. Marami po. Kaya, kung gusto mo talaga ang trabaho po ito, opo, trabaho po ito. Kung gusto mo po talaga ang trabaho na ito, huwag kang tumigil. Dahil mas marami ka pang natutunan along the way. Enjoy mo lang ang paggawa ng vlog. May share din po natin sa iba. Maraming salamat po. And thanks, Nick.